Sa article ni Randy Esteves sa Now Boxing ay sinabi niya na magugulat daw sila Terence Crawford at Errol Spence Jr. kung akala nila na madaling laban lang si Manny Pacquiao. Natatawa nga itong writer ng Now Boxing na si Randy Esteves kung bakit iniisip ng mga batang leon na lipas na at madaling kalaban si Manny Pacquiao. Huwag daw kakalimutan na ganun din ang turing ni Kate one-time tourman kay Manny Pacquiao bago naganap ang kanilang laban noong July 2019. Lagi-lagi ang sinasabi ni Kate Tourman na madali lang kalaban si Manny Pacquiao. Si Kate Tourman ay walang talo, nasa prime na edad na 30 years old. At bago ang kanyang injury na nag-sideline sa kanya sa sports ng mahigit isang taon, ay itinuturing siyang malaking aso sa welterweight at hawak pareho ang WBC at WBA na titulo. Sa panahon ng paghinto ni Kate Tourman dahil sa pinsala niya, ay si Errol Spence Jr. ang pumalit sa kanya bilang malaking aso na sinundan ng pagtaas ni Terence Crawford sa welterweight division. At nang bumalik si Kate Tourman ay nagtanggal muna siya ng kanyang kalawang sa pamamagitan ng tune-up fight sa manlalakbay na si Josecito Lopez. At pagkatapos noon ay imbes na si Errol Spence Jr. ang kanyang kakalabanin ay itunoon niya ang kanyang paningin sa 40 years old at tumatanda na si Manny Pacquiao na may hawak ng WBA regular title. Samantalang hawak ni Kate Tourman sa panahong ito ang super version ng WBA title. Masyadong minaliit at sobrang hindi nirespeto ni Kate Tourman ang Filipino ring legend na si Manny Pacquiao at sinabihan pa niyang hindi siya natatakot sa power ni Manny Pacquiao. At sinabihan pa si Manny Pacquiao na napakaikli daw yung braso nito na parang T-Rex dinosaur at hindi daw makakaabot ito sa kanya sa laban nila. Natila sinasabi pa ni Kate Tourman na si Manny Pacquiao ay isang mahinang nilalang na matanda na mananakout lang sa unang tira niya na tatama dito. Hayun, si Kate Tourman ay talagang nasorpresa nang pabagsakin siya ng mga braso ng T-Rex na yon. At kitang kita talagang pagkagulat ng kanyang mukha habang nakaupo siya sa lona. Ibinigay lahat ni Kate Tourman ang kanyang makakaya sa laban. Laban sa sinasabi niyang matanda pero hindi niya ito matalo. Binigyan ni Manny Pacquiao ng leksyon ng bata na hindi mo dapat i-chapwera ang isang mahusay na veterano. At ngayon nga, itong dalawang kasalukuyang undefeated American champion na sina Terence Crawford at Errol Spence Jr. ay tinatawagan at hinahamon si Manny Pacquiao sa pag-aakalang madaling laban ito para makakuha ng napakalaking pera. Ang laban ng Terence Crawford versus Errol Spence Jr. ay hinahangad ng mundo ng boxing, lalong-lalo ng mga hardcore fans ng boxing. Pero imbes na silang maglaban, ay ginagaya nilang ginawa ni Kate Tourman sa kagustuang unahin mo ng kalabanin si Manny Pacquiao. Sa dahilang alam nila na halos dalawang taon na nabakante si Manny Pacquiao at tingin nila na malamang sa wakas ay susunod ng kondisyon ni Manny Pacquiao sa kanyang edad na 42 years old. Maaring makakaapekto ang edad ni Manny Pacquiao sa kanya pero baka mabigla pa rin sina Terence Crawford at Errol Spence Jr. kahit pa 80% lang ang kondisyon ni Manny Pacquiao kaysa sa dati niya. Kahit pa 80% lang ang kondisyon ni Manny Pacquiao kaysa sa dati niya, eh mas mahusay at mas mabilis pa rin si Manny Pacquiao kaysa sa kanila. Tingin ko naman at lagi kong sinasabi na mas mahirap at mas delikadong kalaban si Manny Pacquiao ngayon dahil hindi na siya bara-bara tulad ng dati. At mukhang hindi na siya nag-aangad na i-knockout pa ang kanyang mga kalaban kaya mahirap na siyang patamaan ngayon. At dahil kahit sa 80% ng kondisyon ni Manny Pacquiao ay mas mabilis pa rin siya sa kanila, ay siguradong lamang siya sa patama at mananalo siya sa puntusan. Salamat sa inyong panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!